ko namin makakita ng garne kalaking pusit mga kamangyan at hindi ho talaga namin alam kung anong luto ho yung agawin namin din. Ariho ay galing pa ng Marinduque at Ariho ay 12 kilos. Ay pagkabigat-bigat na rin. Tinawag ko na nga ni rin ho agad yan si tatay at kako ay balatan na ho namin. Ari, balatan? Akala mo mangga. Dahil nga niyo, first time lang namin makakita at makakapagluto ng garne ay medyo hirap pa ho kami kung paano ho ere atagtagan ng balat. Kailangan ho kasi namin yung tagtagan mga kamangyan para ho kapag ara ay naluto na ay hindi man yung sobrang kunat. Gawa nang yun yung parang lastiko dun ay. Ay kapag man din hindi tinagtag yun, ako ay ngalay na ngalay na yung pangamot lahat. Hindi pa rin yun nangunguya. Pinagtulong-tulongan lang nga ni ho namin ari mga kamangyan at sa wakas abay natatagtag din naman yung balat kahit papano. Ay, hirap na hirap ho man din kami sa pagtagtag pa lang ng balat mga kamangyan. Pero yung mga expert na ho, wow expert yung mga nasa palengke. Basic na lang ho sa kanila yung mga pagtagtag ng gayan. Akala niyo man din pag ating nila nagakaliskis lang ng tilapia aroy ah. Ay kahit nga ni ho arin si tatay ngayon lang daw ho nakakita ng garne at alam ko naman na sa loob-loob na ay sobrang saya niya. Dahil alam niyo na sobrang laki na rin pang isang buwan yung pampulutan. Huy sana all. Pagkatapos sumatagtag yung balat mga kamangyan tinagtag na rin ho namin diyan yung pinakang parang mga galamay. Andyan yung mata niya ay datagtagin din ho yun. At yung parang pinakang buto niya. Pinakang buto yari parang plastic na matigas doon sa tiyan niya. After 2 days ho mga kamangyan saka pa lang ho kami nag-decide na lutuin na ari. Wow, pinalipas pa yung ilang araw. Bali nilagay lang ho namin ari sa cooler na may yelo para ho hindi masira. Tapos hindi rin naman agad-agad masisira dahil nga ni ho. Tinagtag naman na namin yung mga dapat tagtagin. Kasi yun mga kamangyan, hinugas-ugasan ko na ho muna diyan. Tapos wala din yung parang pakpak na itsura diyan. Gawa nga ni ho ng agayat-gayatin ko rin ho yun mamaya. For the go. Ay habang inalinisan ko nga ni ho ari mga kamangyan, ari naman hong si tatay ay busy-busy din. Yaba, ganadong-ganadong maglinis dahil may pampulutan na naman. Hindi ho kasi kami nakakapag-gamas-gamas diyan. Kaya ayan, sobrang lalago na. Sabi nga ni ho ni tatay, imbis na gamasin, ay gayaan na lang ho yung agawin niya para maganda din tingnan yung mga damo-damo. Kasari ho mga kamangyan, yung iba ho pala, kapag meron ho silang higanting pusit, ang inagawa ho nilang luto doon ay yung bagang mga adobo, ganyan. Bali nagayat-gayat ho nila ng maliliit, yung parang gayon sa mga karne. Para ho kapag niluto, hindi man sobrang kunat. Ay kami ho, gusto ho namin mag-experiment. Hoy, si experiment! Bali, ihawin ho namin arin ng buo, tapos alagyan lang ang mga laman-laman doon sa loob. At dahil nga ni ho, inihaw arin mga kamangyan, panigurado, may mga part din na magiging makunat. Dahil nga ni ho, sobrang kapal ng balat na rin. Ay kung gayon ho ang mangyayari mga kamangyan, eh di pwede naman man din arin gayat-gayatin tapos lutuin ng adobo o nung kung ano pa man. Pero ngayon, gusto ho muna namin mag-try ng bago. Hoy! Ay di ka ho madalas mga kamangyan, kapag may mga nag-iihaw ng pusit, ang inapalaman ho doon ay yung mga giniling na karne. Kami ho, ang alagay ho namin ay dolphin. Hoy! Ang alagay ho namin doon sa loob ay mga seafood din. Kunyari ay unggoy. Hoy, hindi! Kasi ko rin ho kasi mga kamangyan, kapag ang nilagay ho namin din ay giniling na karne, aba, ay baka 10 kilong giniling na karne ay kulang pa din eh. Ay kapag ay wala tayong budget. Hoy! Nasa 2 kalahating kilo ho pala aring seafood mga kamangyan. Ay, panigurado yung high blood na naman. Ang dahil nga niyo, medyo matagal mapalambot aring mais mga kamangyan. Kako din kay tatay ay pakuluan na niya. Tapos nilagyan niya lang ang diyan ng asin at paminta. Wow, naman kala mo talaga. Ay, habang inaintay nga niyo mapalambot yung mga kamangyan ay pumunta ho din eh. Arihong bunsong kapatid ni tatay na ninong ko rin. Abay, tingnan niyo naman pagkapogi-pogi ay talaga nasa lahi. Dili naman ho sa isang tabi ay busy-busy si nanay at saka ho aring si Lulan Lagreng. Bali natagtagan ng mga parang antena bagay yung sugpo. Sa mga naghahanap po pala bakit daw wala si Lulan Lagreng din sa amin ng matagal ay umuwi ho kasi siya ng Marinduque. Ay, sabi ho ay nagalago na daw yung mga damo doon ay agamasan daw muna. Aray ah. Sabi ko nga niyo nung nakaraan pa ba ay bisita naman ho din at hinahanap na ikaw ng mga fans mo. Hoy, sana all. Buti nga niyo at lumuwas nung nakaraan gawa lang dito ho sila nag New Year. Yun naman talagang kang. Dahil nga niyo okay naman na rin mais mga kamangyan ay daayan at nilipat ko na ho din sa isang lagayan. Ay, halos lahat ho man din ang kasama ko din sa Kubo ay mahilig ho din sa mais. Kaya hindi ko ho alam kung ano ay maaabot pa hanggang mamaya. Gawa ng panigurado kapapak na naman ang kapapak aring mga ari din. Kagaya ho na rin si Kim. O, tingnan niyo si Boy Ihaw. Ayan na naman, nakakuha na agad ng sugpo. Ay, ano ho pala yung inasabi ko sa inyo kanina mga kamangyan na parang pinakampakpak ng pusi. Bale, agayat-gayating ko lang ho, ari gawa ng alaho ko rin ho, ari doon sa sugpo mamaya. Grabe, medyo inakabahan nga ni ho ako sa kung ano yung akalabasan na rin, pero huy for the go. Ay, baka ho yung iba sa inyo mga kamangyan ay nagataka kung bakit tinagtagpa ho namin ari doon sa pusi. Habang inatagtagan ho kasi namin yung unang balat, ay napasama ho aring parang pakpak. Doon ho kasi magasimula nung pagtagtag ng pinakabalat ay. Huy, kala mo naman talaga expert. Pero diba, hindi naman ho aring masasayang dahil nga ni ho, alagay din natin ari doon sa pinakang loob noong pusit. At nung magayat ko na nga ni ho are kako, ay asimulan ko na rin lutuin yung nga rin apalaman doon sa pusit para naman makakain na. Talaga nagkakalam-kalam na. Bali, naglagay lang ho ako ng butter din yung mga kamangyan. Tapos, pinatunaw-tunaw ko lang ho ng kaunti. Saka ko ho nilagay ari hong bawang. Bali, buttered seafood ho kasi yung luto na agawin ko din yung mga kamangyan. Oh, social, yun ang palaman. Mas maraming bawang, mas masarap ho mga kamangyan. Kaya kung ako sa inyo na ko isang balding bawang, huy, sobrang dami. Maya-maya ho, ay sinunod ko na rin hong ilagay din ni ari hong sibuyas. Nilagay ko na rin ho din ni aring maliliit na limasag na
ilan lang naman din piraso. Ay, kami ang kuhuman din sana ng bilinere. Ikaaga-aga, inaubos na. Ay, alam naman yung agawin ko doon sa unang bumili. Ay, wag kayo on. Ay, dyari at sinunod ko na rin yung ilagay din eh, arihong sugpo. Naku, ay, amoy may mahahay blood talaga. Ay, parang mas masarap mga kamangyan. Ang inalagay ko din eh, ay aring Sprite. Huy, Sprite baka naman. Ay, nakakarami-rami ka na ng exposure, ha? Grabe, sobrang bango nga ni ho na rin mga kamangyan. At saktong-sakto at nag-crave nga ni ho ako sa seafood noong nakaraan pa. Hala, parang may sumisipa. Huy! Ay, ilang minuto mga kamangyan nung nagabago na ng kulay aring sugpo nung parang nagakulay blue na. Huy, hindi! Ay, ilagay ko na ho diyan, arihong mga pampalasa. Inuna ko ho diyan, arihong keju. Arihong pamintang durog. Tapos, oh, naglagay na rin ako diyan ng asin. Sinunod ko na rin ho diyan, arihong oyster sauce. Mga isang timba. Huy, hindi! Sobrang dami! Asukal, pambalansi ng lasa. Arihong ketchup. Tapos, ahalo-haluin lang. Ay, for the good. Ay, ariho yung parte ng pusit na ginet-get ko ho kanina. So, ahugasan ko lang. Gawa lang baka may natitira pang mga kungurunability. Maya-maya ho, ay dinilaho ko na rin huyaan din. Ay, sabi ko pa nga ni ho, dapat hindi ko arin mapasobrahan ng luto gawa ng baka sobrang kumuna. Aba, hindi na arin mangunguya. Ay, sayang naman. Medyo mahal-mahal din talaga ang ginastos. Huy! Madali lang naman mo arin gawin mga kamangyan. Talagang isipin nyo na lang, may asawa kayo na apaglutuan. Hala, hindi! Lagi na lang inasingit yun. Pero baka naman. Maya-maya ho, ay di nagpisa-pisa na rin ho ako din na rin lemon. Wow, lemon napaka-arte. Pero kung wala ho kayong ganun mga kamangyan, ay di pwede naman din ho yung kalamansi. Maya-maya ho, ay dinilagay ko na rin ho aring mais na pinakuluan ho ni tatay kanina. Dahil masama naman ho, ari kapag na-overcook, ay di ayan at nilipat ko na ho sa isang lagayan. Kaya pala miglamig na rin ho ng kaunti para mailagay na rin doon sa loob ng pusit mamaya. Naks naman. Ay, medyo inakabahan pa nga ni ho ako din gawa ng diga ho. Medyo malaki-laki talaga yung pusit. Ay baka mamaya eh, sobrang kulang baga aring mga alagay doon sa loob. Ay, sana man lang ay ari ay magsakto. Kaya naman ay labis para may maipapakpapak naman din eh. Huy! Bago ko nga ni ho ari palamanan at ihawin mga kamangyan, ay dinilagyan ko ho muna ng asin. Para naman ho magkaroon ari ng lasa. Baka mamaya ipagkasarap-sarap nung nasa loob. Tapos arang nasa labas, abay, wala man lang kalasalasa. Maya-maya ho, ay lumapit na nga ni ho din aring si paring Junyo. Yun, nangangamoy pulutan talaga ari. Kaya bali nagpatulong na nga nila ang ho ako din gawa nga ni ho. Naalagay ko na ho yung mga niluto ko kaninang seafood. Din ho sa loob na ring pusit. Bali mga kamangyan, yung pagkaluto ko nga ni ho pala doon sa seafood kanina ay medyo half-cook lang. Gawa nga ni ho nang siyempre aihawin pa ere. Magainit-init pa siyempre yun. So maluluto pa talaga doon sa loob. Natawa pa nga ni ho ako din mga kamangyan gawa ng kilala niya naman ho aring si paring Jun. Ho, yung inaimbita sa mga kasalan, gawa ng tagaluto nga ni. Sa sobrang dami nga ni ho nang niluto niya ng mga putahe daw, aba iniminsan ay hindi man lang daw siya nakaranas na magluto ng garne. Nako, dahil dyan tay, payagan niyo na ako magpakasal. Hoy, si UA! Sa totoo lang ako mga kamangyan, tawang-tawa din ho kami sa itsura ng pusit diyan. Gawa ng, abay, parang hindi na pusit eh, parang isang malaking butil na ng bigas, parang saging na saba. Kasi hindi mo maintindihan, kaya hindi mo maiitsura na pusit yan. Ay, dayan, at nakahinga-hinga nga ni ho ako ng maluwag, gawa ng yung niluto ko hong seafood. Aba, ay saktong-sakto lang din. At dahil nga ni ho, napalamanan na are, kako kay tatay, ay di tahiin na yung butas diyan. Para pag-aihawin, ay di hindi magalaglagan yung laman. Aba, buti naman Kim, at naisipan mo na tumulong din eh, pagkadami-dami nung iniho mo kanina na sugbo. Huy, pinagalitan. Ay, ako sa tunay mga kamangyan, aring nga ni hong pusit, ay pagkabigat-bigat na, tapos nilagyan pa lang laman sa loob. Aba, ay kaya pa, akala mo may isang kabang bigas kang daladala. Ay, alam niya gawa mga kamangyan, ang pinakagusto ko talaga kapag marami kaming inaluto, or malalaki talaga yung inaluto namin. Nakikita ko yung garni mga nagatulungan kami, parang laging may binyagan, may kasalan. Hindi kayo pag naglagay din ng video, okay? Kala mo may handaan, kala mo ay pistahan. Ay, gumamit pa nga ni hong si tatay ng kutsilyo din mga kamangyan, dahil nga ni hong medyo makapal-kapal ho talaga aring pusit. Talaga namang siksik, liglig at umaapaw. Huy, ano yun? Sabi ko nga ni ho din kay tatay, eh, kailangan ho talagang higpitan aring tali, gawa ng siyempre mamaya. Abang abalibalig ka rin are, ganyan. So baka nga ni ho matagtag yung tali, di sabog yung nasa loob. At dahil nga ni ho, okay naman na rin aring baga mga kamangyan, ay dinilagay na rin ho ni tatay din eh, arihong pusit. Na hindi ho namin alam kung pusit pa baga are o ano. Pag-ating na nyo nga ni ho diyan mga kamangyan, parang chill-chillaang, isi-isilaang, ganyan. Pero sa tunay ho, para din kaming nagalit yung din eh. Siyempre ho, uling yung ginamit din ha, pagkainit-init. Pero dahil ginusto namin to, sige, walang susuko. Huy, si Ui. Ito na nga nila ang mga kamangyan at andito nga ni ho si Ninong, saka si tatay. Eh, di may nakakatulong ho ako din. Gawa lang, hindi ko ho ari kaya nang mag-isa. Kailangan ko, di ba? Ay, napaka-uwi na talaga. Ay, miski pagbuhat nga ni ho na rin, hirap na ako. Ay, di lalo na kung ari abalibalig ta rin. Tapos pagkainit-init pa. Tapos sa mga kamangyan, kailangan ho talaga ari napakabantayan, balibalig ta rin, ganyan. Gawa nga ni ho na masama ari kapag nasobrahan ng luto. Dahil nga ni ho pusit ari mga kamangyan, alam nyo naman ho kapag gayon, kapag nasobrahan ng kaunti, eh, agad ay pagkakunat-kunat. Hindi na mangunguya, hindi na makakain. Ang ginawa pa nga ni ho namin diyan mga kamangyan, inababawas-bawasan namin diyan yung baga. Gawa nga ni ho na medyo mabilis din talaga masunog yung pinakang labas. O diga, akala nyo dinikitan ng uling. Charing, siyempre gayon ho talaga kapag inihaw kayo naman. Tapos sa mga kamangyan, habang inaihaw namin yan, inalagyan namin noong pinakang sauce, noong pinag... Ano baga? Nagugula na talaga ako, hindi ko na alam yung sabihin ko. Ang inalagay ho namin dyan ay yung pinaglutuan nga ni ho nung sa seafood, yung pinakang sauce. Parang kapag naluto yaan, ay talaga namang malasang malasa. Ay, for the go. Alam, natatawa
katawan na talaga ako din eh. Para aring inihaw na saba na saging. Kung dahil nga ni mapaluto na rin aring mga kamangyan, ay di siya ako hiniwa-hiwa di yan ng kaunti. Kasi o kanina, hindi ko agad hiniwa, gawa lang baka nga ni maglaglagan yung nasa loob. At nung mga oras na yan mga kamangyan, lalo ho kami nagutom dahil ho yung usok niyan, grabe, sobrang bango as in amoy ulam. Sabi ko pa nga ni ho din, kunting tiyaga na lang makakakain na rin tayo. Kala mo naman ilang linggong hindi kumain. At dahil nga ni ho, maya-maya ay maluluto na rin yon, ay di gagawa na rin ho ako ng isa pang sausawan. So naglagay lang ho ako din ng sibuyas, arihong kamatis, arihong siling green at saka ho siling red. Lagay na rin ho ako na rin paminta, arihong calamansi juice, syempre toyo, hindi mawawala ang gayan ha. Inalo-alo ko ho ng konti, saka ko ho nilagay arihong asukal. At last ay aring suka, ay for the go. Ay nagulat pa nga ni ho kami din, nagawa ng wala man lang, aring pasabi si Ninong na ako na niya na pala aring higanting pos. Ay grabe mga kamangyan, tingnan nyo naman ang itsura, huy, litsyong pusit. Dahil nga ni ho, hindi na rin ako makapaghintay mga kamangyan, ayan ho, at hiniwa ko na din sa gitna at grabe, mas ginutom kami sa aming nakita. Kala mo naman first time nakita ari. Pero tunay mga kamangyan, natuwa ho talaga ako sa kinalabsan na rin aming niluto na ari dahil nga hindi namin alam kung ari baga ay magiging masarap o hindi. Pero sa itsura pala, ang ako, kayo na ang humusga. Feeling. At sakto nga ni rin ho ari mga kamangyan dahil nga ni ho may mga bisita kami ngayon. Oh, bisita! Sabi ko pa nga ni ho, ay daig pa namin ang nasa mamahaling restaurant nito. Huy! So ayun mga kamangyan, munti ko pa makalimutan na ba ay kumuha na rin ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay samayan niya na din. Eh, wala man. Dahil nga ni ho, medyo matatanda na talaga yung mga kasama. Matatanda yung mga kasama ko din eh. Ay napaalalahanan ko na abay hinay-hinay dahil ariho ay seafood. Abay kapag kumapal-kapal ang batok eh, iba na yan. Sa ariho mga kamangyang, buti na nga nila ang din ho at naisipan namin na seafood din yung ilagay doon sa loob dahil nagtugma yung mga lasa nila. Wow, nagtugma! Yung battered seafood doon sa loob, mas nadagdagan yung lasa niya dahil nga ni ho yung katas na rin higanting pusit ay mas dumagdag pa doon. At nagulat din ho ako mga kamangyang dahil nga ni ho ina-expect ko na sobrang kunat na rin, na hindi mangunguya dahil nga ni ho sobrang kapal. Pero nagkamali ho kami. Wow, kala ko talaga. Kasi ho mga kamangyan, may mga part ho din sa pusit na medyo makuna talaga. Pero halos yung buong pusit ay mangunguya mo, medyo may malalambot talaga din. At dahil nga ni ho, medyo makapal yun, nakatulong din talaga yung mga sauce. So gumawa kami ng mga sausawan, ganyan. Ay naku, sobrang sarap lalo pag sinausaw mo doon sa toyo na may sili. Kaya kung hindi nyo pa ho nasusubukan yung garning luto sa pusit mga kamangyan, ay naku, subukan nyo na ho. Basta siguraduhin may pineapple juice sa tabi. Huy! After ho namin kumain din yung mga kamangyan, ayan ho si Lulat, may katawagan pa din sa may bintana. Ay, sana all. Dahil nga ni ho, mga busog na kami mga kamangyan, nagpahingalaan ho kami ng kaunti din eh, saka na ho kami umuwi. Ay, for the go. Pagkarating ko nga ni ho din sa bahay mga kamangyan, ay nagpalit din ho ako agad dahil ako ho ay may date. Huy, walang gayon. Narinig ko ho na gusto ko ho ng regalo. Ayan, may nagpadala. Wow. Okay, sobrang na-excite ho talaga akong buksan ari mga kamangyan dahil first time ko lang ho magkakaroon ng original na sapatos. Wow naman. Ay, mga kamangyan ay from Kicks DXB. Oh, thank you so much. Bali, meron ho silang Facebook page mga kamangyan. Pwede nyo ho silang i-visit doon. From Ibaan, Batangas ho sila mga kamangyan. At grabe, sana makavisit din ako doon soon. Grabe, sobrang nagustuhan ko ho talaga ari mga kamangyan. Kaya kung kayo ho gusto nyo ho talaga ng mga original na sapatos, mga rubber shoes, naku, i-message nyo lang ho sila. At gaya ho nang sabi ko mga kamangyan, never talaga ako nagkaroon ng original na sapatos. Kaya sabi ko, naku, apakaingatan ko talaga ari. So perfect ari mga kamangyan pang gift nyo sa sarili ninyo, sa mga friends ninyo, sa mga jowa nyo dyan, sa mga parents nyo, or kung kanino pa man. Kaya interesado kayo mga kamangyan, i-message nyo lang sila. Ay for the go. So ayun na mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share aring video, no? Kasi hanggang dito na lang ang aring ating video at malilate na ako sa date ko. Hoy, bye-bye, love you. Hoy.